we did prophesy. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he had come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet, said, thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Okay, sabay-sabay. Then Paul answered, what mean ye to weep and to break my heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Let's pray. Maraming salamat. Kayo pong lati sa aming ginagawa, pag-aaralan. Again, sundin namin si Paul kung anong kanyang mga actions, Panginoon. Sa pananampalataya sa inyo, Panginoon, nag-commitment sa inyo, we pray na ito po yung emulate. Intindihan namin, Panginoon, bakit siya masigasig na naglilingkod sa inyo, Panginoon. At ano yung lens, Panginoon, na siya talagang tatahakin niya, Panginoon, para lang kayo po yung mataas. Ma-inspire ang bawat isa, Panginoon, dito sa kanyang patotoo, Panginoon. Kaya mabalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakapo na po. Okay, makinig na, ha? Huwag yung hayaan, paupuin ko pa si Jamie dyan. Para... makinig lang. Though medyo matagal, di ba? Siguro kung dati... mag-baptist talaga, ganun ang preaching niya, pinaka-konti niya, ano, 40 minutes. Okay, kasi yun ang highlight dito sa ating church. Amen? Hindi tayo papasosyalan lang dito. Apa-cute. Ay, ito ba yung gupit ko, bago? Hindi tayo ganun, so salita ng Diyos. Amen? Kainig lang. Mabuti, nakakasama si, ano, ang pangalan niyan? Christian, no? Ang bait, no? Okay, tingin lang dito. So, sino ulit ang boat bida sa Acts? So, starting ng 11, diba? Chapter 11. So, bakit siya sinusundan natin? Role model kasi siya. So, matino siyang Kristiyano kahit loko-loko siya dati. Intindihan niya, nung naligtas siya, bira, gaano pala, minahal siya ng Panginoon, bakit ngayon siya papa-petiks-petiks, diba? So, maraming Kristiyano, ganun lang. Pag masaya lang, nasa church. May bago, nasa church. Papapogi. Pag wala na, pwede na. Pag yumaman na, wala nang pumapansin sa kanya kasi may habang naman yan. Kulang sa pansin, ha. Minsan, ayaw na rin sa church pag nasabihan ng preaching. So, ano, hindi tayo ganun. Amen? Ba't may naka-cellphone pa? Alam ko, tingnan mo Stephen. Hey Mark, tingnan mo. Walang cellphone niya. Sindi niya kailangan. Saka na, ano? Bike na lang, anong gusto mo? Ay, may computer na yan, sarili. Aso, nasira yung monitor. Anyway, no program na yan. Makinig, ha? So, last week ay yun yung madamdamin na sa nagpaalam si Paul sa kanyang mga mahal na mga kaibigan, mga pastor. So, sana dito kayo na. Kung wala, panoorin sa YouTube. So, ngayon, may mga ilang mangyayari dito. Actually, magugulpin na naman si Paul for the end time. Okay. Pero ano nangyari dyan? So, sinabi lang dito yung mga pinanggalingan niya, mga lugar, okay? And then, so, awa ko, nakasakay na ba yung barko? Sino nakasakay na ng barko? Ako din eh. Ay, nakasakay na ba ako? Malala. Pero sa kanila kasi, pag nag, ano yan, pag, nag-station niya, parang saan sa bus, nakasakay na yung bus. So may mga ano tayo dyan, di ba? Mga, ang tawag doon, stopover. Pag ship yan, matagal ang stopover niyan.
O, tsaka maraming cargo. So, nag-standby sila dun sa isang lugar. Eh, syempre, alam mo, maghintay sila sa barko, umalis muna sila. Eh, sabi dyan, and landed at Tyre, for the ship was to unlaid her burden. So, nagbababa ng mga dala. So, dahil yung Tyre ay talagang, ano yan, sentro yan ng commerce dati. Matagal yun. Anyway, finding disciples, we tarried there 7 days, who said to Paul to the Spirit that he should not go up to Jerusalem. So, nakita niya dito yung mga mananampalataya, sinong gustong kasama niyan? Yung mga addict, ano ba yan? Sinong gusto niyo mga kasama? Kung mananampalataya kayo, sinong gusto yung kasama? Mga loko-loko? Sinong gusto yung kasama? Then, mga mananampalataya din. Diba? Eh, pag nasa church na, hindi na madaldal, di ba? Eh, kasi nga gusto ko silang kasama eh. Mamaya, paglabas nyo, kasi maaga kayo dito. Di ba? Sabik kayo sa isa't isa. Sino ba sabik sa isa't isa dito? Mga friends ni Peter, wala. Mga friends ni Peter. So, yun. Pero sabi niya dito, ang sabi sa kanya ni Paul, kasi nabalitaan nila si Paul ay pupunta sa Jerusalem, ilang beses na nga siya nagulpi doon. Di ba, sinusundan nga siya ng mga Hudyo para lang siya ay gulpihin. Tapos pupunta pa siya Jerusalem. Pinakamaraming Hudyo sa Jerusalem. Di ba? So, kaya sinasabihan na siya ng mga kapatid, Paul, huwag ka nang pumunta dyan. Eh, kaso, importanteng place nga yung Jerusalem para sa pananampalataya ng time na yun. Kaya bandang huli, ayan, and when they had accomplished those days, we departed and went our way. They brought us on our way with wives and children till we were out of the city and we kneeled down on the shore to pray. So, tindi, di ba? Sinong hinahatid sa inyo dito sa airport? Wala pa eh, no? Kaibigan nyo, hinahatid nyo sa kanto, di ba? Kami dati, ganun eh. Pag bumisita dito, oh, bye-bye. Hindi lang gano'n. So, hihahatid doon pa sa kanto. Baka mag-unpay or something. So, dito, dahil nga alam nila si Paul ay mahal nila. Tsaka baka hindi nila, ano, parang last week. So, medyo mayroong ano din. Pinag-pray nila, lumuhod mismo sila doon sa shore. Alam niyo may shore? Okay. Sino dito nag-pray? Bago kumain. Bago gumising. Bago matulog. Sino? Yung nag-pray dito? Bago matulog. Pag sa Jollibee. Nag-pray ba kayo doon? Baka nahihiya kayo. Okay. O sila, di sila nahihiya. Nag-pray sila doon kasi nga talaga, I believe. Ay, ba't kasama pa yung mga asawa at anak? So yung sabi ko sa inyo, minsan kahit makulit kayo, gusto ko makita kayo dito kahit makulit kayo. Amen? Yung iba lang, sinisita kaya minsan-minsan. Pero kahit si Raymark nakulit, gusto ko pa rin si Raymark andito. Pero hindi siya magkulit, ha? Yun ang gusto ko. So, ganun po yan, yung mga lingkod ng Diyos. Isa yun sa mga gusto nakikita natin, yung pamilya natin, buo. At manatiling, buo. Amen? Eh, paano yung pasto? Wala na eh. At least kung ano may arong pa dyan. Ganun yun. Isalba mo na lang kung ano meron pa. Kung mare-restore, salamat sa Diyos. So, ayun. So, ganyan po yung church dati. Hindi yung puro mga lalaki lang. Tayo lang magkakasama. Kita mo dyan, pati yung mga anak kasama sa ano, paghahatid kina Paul. And when he had taken our leave one another, we took ship and then returned again. So, yan. Again, mga ano yan. Binanggit lang yung mga pinuntahan nila. And then ito, nasa land na sila dito. And the next day, they were of Paul's company, departed and came to Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, which had one of the seven, which was one of the seven. Alala nyo ba yan? One of the seven? Wala pa kayo dito nun eh. So, yun yung kasama ni Stephen. Ano nangyari kay Stephen? Binato, pinatay. So, kasama ni Stephen, si Philip, mga deacon, mga preacher yan. So, dahil sina Paul, kahit marami sila, pinatuloy sila sa bahay. Sino ditong nagpapatuloy ng mga, ano,
May mga bisita sa bahay nyo. Pwede ba akong matulog doon sa inyo? Lapit lang tayo. Sa panahon kasi nila, wala pang masyadong hotel. Kung meron mang hotel, mabahal. So actually, uso yan sa mga Kristiyano. Yung mga... Minsan kailangan ng ano, hospitality. So, ito po. Ilalangin si Philip. Kanina pa ang ingay. The same man had four daughters, virgins, with the prophesy. So, gusto ko yung point dito. Sino ulit si Philip? Preacher siya, di ba? So, katulad ng mga pasto, may mga anak sila. Okay, gusto ko lang yung point yan. Kasi yung iba ngayon, mga nagmamarunong yung ibang mga leader-leader, ano sabi nila? Ay, kami, lamang kami dyan. Kasi kami, walang asawa. Tingnan nyo naman, no? Napaka-banal namin. Iniwala ba kayo doon? Pag walang asawa, banal? Ha? Sino ba yun? Sabi nga sa Bible, isa yun sa mga sign ng apostasy. Yung mga leader, religious leader, walang asawa. May kilala kayong ganon, Lian? Oh, di ba? Mga pare. Actually, sila lang naman eh. Kasi nga, kala nila sila yung ganon. Magaling sila dahil doon. Bakit? Kasi si Jesus daw hindi nagsasawa. At ang tingin nila, sarili nila, mga little Jesus. Alam niyo ba yun? So, baliktad yan. Sa palagay nila, lingkod sila ng Diyos, baliktad yan. Kaya bangang pala yan. So, hindi pinagbawal kahit saan sa Bible na mag-asawa yung pastor. Amen? Maganda nga dapat nga actually may asawa at anak ka. Para may responsibility ka, hindi ka tatamad-tamad, hindi yung kahit mawala ka ng trabaho, hindi, okay lang. Diba? Hindi ganun ang mga tatay. So, alam mo yung responsibility. So, lalo na pagpastor ka pa. So, ngayon, meron siyang anak. Gusto ko rin pakita dito. Hindi basta-basta yung mga anak niyang babae, ha? Babae. Sino ba mga preacher? Mga lalaki, babae? Yan, yung mga pastor, lalaki. Pero pag preacher, mga soul winner, kahit sino yan. Amen? So pag sinabing prophesy dito, hindi yan manghuhula, ha? Though yun yan nakalagay sa mga Tagalog Bible. Pero kaya kailangan mo intindihan natin. Pag sinabing prophesy, mga preacher yan. So yan mga soul winner yan. Okay, yun lang gusto kong makita dito. Pag ikaw tatay ka, preacher ka, ano yung mga anak mo? Hindi. O kontra sa gawain, mayroon bang ganon? May ganon eh. Sira yung pamilya na, sira yung ministry. Pag yung mga anak mo, mag-aanak ka ba, Nathan? Huwag muna ngayon, ha? Pero lahat kayo sana, yun ang panalangin ko sa inyo. Maganda yun, parte ng buhay yun. Amen? Sabihin sa inyo mga gulang nyo minsan, ayaw pag-uusapan yan eh. Pero dito sa church, hindi ganon. Normal yun, masaya ang buhay, may pamilya. Again, pag maayos yung pamilya. Basta-basta na lang dyan, medyo malungkot yan. Nagkahiwalay, ganyan-ganyan. Kasampala, susuntukan. Sobrang ano, di ba? Again, kung ganun yung, meron sa atin kasi ganun talaga. So, ayusin mo na lang kasi gusto mo ng buhay na, James. Sumayos ka. Yan. Sabik na sabi, gusto mo atang i-kiss yan eh. Anton eh. Sumayos ka. Isa naman ako. Ayun, wala tuloy ako. Yung maayos na pamilya. Saan mo matututunan yan na magkaroon ng maayos na pamilya? Sa mga barkada mong adik? Sanino, James? Kanino? Magkano? Hindi, kanino mo matututunan? Magkaroon ng maayos na pamilya? Sa maayos na barkada. Tindi talaga nito. Nagturo sa inyo. Hindi, tama yung kung matino, di ba? Okay, nasan yung matinong barkada? Iyon, alam. Yun ang totoo. Kahit sino magdi-discourage yun, especially mga young people, didi-discourage kayo, atawanan kayo, dahil nasa church kayo, maniwala kayo. Yun yung dapat yung iwasan. Hindi nila, una sa lahat, hindi nila yung sinasabi nila. Ganun lang naman madalas yan. Pero kung malalaman nila na sila pala yung loser, no? Again, hindi natin sila inaano, pero
Yung kakalabahan nila na yung church, hindi nila alam kung pinagsasabi nila. Sa church mo, utunan yan. May mga adults tayo dito, lalaki, babae, bata. Yung sinabi kong gano'n, oh, totoo ba to? Both sila sa The Bible yan, ma-verify ng mga church member. Kaya sa church, yung matututunan, kung paano yan. So ngayon, pagtatay ka na, nanay ka na, kaya binabanggit ko to, yung mga anak mo dapat, una, ikaw magtinuka. Soul winner ka din. So yung mga anak mo, automatic yan. Ito, itong mga to, gusto sumama lagi. Kasi nakikita nila eh, ginagawa ng tatay nila eh, nanay nila eh. So yun lang, amen? Masaya yan. By the way, yan pinakamasaya sa pagiging magulang. Okay? Hindi mo gusto yung anak mo, kita mo, nakukita ka sa anak mo, pogi ng anak ko, pero loko-loko naman. Gusto mo yun? Isa yun sa pinakamabigat na dinadala ng magulang. Amen? Sinong ganun dito? Wala naman amin eh. Kung sakaling ganun kayo, baguhin nyo na. Kasi ang hirap nun, nasakit nun sa mga magulang nyo, loko-loko yung anak. Yung anak mo loko-loko, dyan na naman. Sakit nun, ilalo pa siya nare-remind, di ba? Unless, kabaligtaran. Ito si, ano, kilala ko si Mika. Naku, mabait na ngayon. Saya ng magulang mo. Pag ganun, ibigyan ka niya ng ano, cellphone. So, yun lang. Nakaka-relate ba kayo? Mga bata pa kayo, meron na kayong ano. Kaya salamat, andito kayo, matuto kayo. Hindi nyo kailangan madaliin yan. Actually, hindi nyo wala lang. Ngayon, kung mature ka na, tulad ni James, nagkatrabaho na, gusto mo na mag-asawa talaga. Talaga, ilang taong na? 15. Mga kaya mo nang buhayin yung asawa mo, di ba? Kasi awayin ka nun. Awayin ka niya pag gano'n. Bubungaan ka niya, magiging masalimutan ang buhay mo pag hindi kayo nakapaganda. Okay, so next. As we tarried there many days, there came down to Judea a certain prophet named Agabus. Okay, makinig. So ano yung sabihin ulit ng prophet? Kanina lang, mayroon tayong binanggit na yung mga babae nag-prophesy. Yung sabihin niya, mga soul winner or preacher. Okay, hindi yan sa pulpit ha. Hindi pastor. So mayroong certain prophet. So kung naalala nyo pa sa chapter 11, nagpakita na rin to si Agabus. Okay? So, talagang kilala to eh. Ang ginawa niya. He was come to us, he took Paul's girdle and bound his hands and feet and said, "Thus saith the Holy Ghost." So, yung mga prophet ah, kinakausap sila ng Diyos. Kaya sila ay nagsasalita ng katotohanan. Even, minsan mga bagay na hindi pa alam ng ibang mangyayari, alam na nila. Okay? Kaya sabi dito, parang kanina rin, pinipigilan niya na si Paul. Okay? Kaya sabi dito, yung may-ari nito, kasi kinuha niya yung sinturon ni Belt, sinturon ni Paul, at tinali niya sa hands and feet niya. Okay? So, parang may symbolism siya. So, itong may-ari daw nun ay itatali. So, bakit kay itatali? Tinali na ba sa inyo dito? Parang aso? Sobrang kulit. Ang mga kulit, tali na. De. Ikaw? Makulit ka siguro. Sige. Ayan, makulit kasi kayo eh. Pero ito, si Paul, mabuting tao siya, di ba? Bakit naman gagawin sa kanya yan? Kasi nga, huwag na magtalo. So kasi si Paul, kahit matino siya, yung mga tao, nakapaligot sa'yo, yun ang loko-loko. So, yun nga, nasabi ko sa'yo, ilang beses siya nagulpe. So, para siya ngayon winawarningan dito. Pero anong ginawa niya? Yan, so huwag na siya siyang pumunta. Pero sabi ni Paul, ito yung sinabi niya, huli natin binasa,
Then Paul answered, what mean ye to weep and break mine heart? Okay? So kasi nga, sinabi niya na, planado niya na ang gagawin niya. Magiging witness siya. Sinabing witness, ano yung witness? Ano yung witness? Alam niyo yung witness? Katotohanan. Ano yung alam niyo witness? Nagsabi ng nakita niya. Okay. May witness ba? So pag witness ka, bawal ka magsinungaling, obviously. Yung nagsinungaling ka under oath, meron kang kaso din. So andun ka lang para magsabi ng kung anong nakita mo. Kung medyo nabulag ka or medyo malabo, yun lang sabihin mo, hindi mo naman nakita ng lahat. Huwag mo sabihin yung nakita. Sabihin mo lang yung nakita mo. So sa ating biblical terms, pag sinabing witness, nabanggit ko, wala dito. Pero yung ginagawa natin, pag soul winning, witnessing din ang other terms dyan. Bakit witnessing? Kasi nga, naligtas ako, sasabihin ko sa iyo kung paano. Ako naligtas, so ikaw din, maligtas sana. Okay, tandaan niyo yung term na yun, witnessing. So si Paul ay ganun yung kanyang motibo, maging witness siya both sa Rome tsaka sa Jerusalem, kung saan man siya mapunta. Hindi ko alam kung ganun katapang o hindi ganun katapang yung iba. Bakit lagi si Paul? Amen? So pero yun ang gusto niya. Kaya, kahit alam niya mapapahamak siya, anong ginawa niya? Hindi na siya pumunta, natakot na siya. Hindi ganun eh. Punta pa rin siya. Bakit daw? Kasi ako'y handa hindi lang maitali, kundi kahit ako'y mamatay. Para sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pag sinabing sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa kapakanan niya, for his sake, for his name. Kasi nga, wala naman siyang ginagawang mali. So kung siya ay bihagin, kung siya ay patayin, sigurado dahil yun sa kabutihan ginagawa niya, especially preaching na salita ng Diyos kahit sa mga taong galit sa Panginoon. Amen? Yun ang gustong gumawa niyan. Wala naman eh. Kaso minsan, darating ka doon. Amen? Pag naintindihan mo talaga, kung ito lang yung paraan para maligtas yung mahal ko sa buhay, anong gagawin mo? Eh kaso sinirang ko na pastor eh, yung ibang tao sobrang tigas ng puso, kailangan ikaw makita ka niya munang maging consistent ng mga ilang taon. Yun ang totoo. Kaya minsan, yung mga na-witness ko rin ganyan, yung mga kilala ko, mga nag-testimony, hindi naman niya kailangan pumunta ng anong lugar. Pero minsan kasi, pwede yung i-share din yung mga kaibigan niya. Pero minsan kasi, sobrang loko-loko niya dati. Parang hindi naniniwala sa kanya yung mga dati niya nakakilala sa kanya. So talagang nagiging masigasig sila. Ganun yun. Okay, again, wala naman. Yun ang nakita ko. Especially kay Paul din. Amen? Gusto ba maligtas yung mga mahal sa buhay? O okay lang sa umpiyerno na sila? O, oh, sige, sa langit kami, babay, ha? Namatay ka, sa impyerno ka! Gusto mo ba yung ganun? Ah. Pero ganun exactly mangyayari pag walang, pag di sila tumanggap sa Panginoon. Pag niyakap nila yung sarili nilang religion na hindi naman makakapagligtas sa kanila, yun ang mangyayari. Malungkot, pero yun ang natotohanan. And when he would not be persuaded, okay? So talagang gusto siya, si Pastor, Paul, huwag ka nang pumunta doon, mapahama ka. Kasi hindi talaga eh. Anong ginawa nila? Resist saying, the will of the Lord be done. Okay? So ganyan din tayo. Ngayon, yung iba, may mga kilala kami, gusto mag-abroad. Yan, sa church. Sinabihan na, parang kailangan mo mag-abroad. Para saan? Mas malaki kita dun eh. Dito, wala ka bang trabaho dito? Minaalala kasi ako sa amin, sa Mother Church, ganun. Hindi maluwag yung ano ni Pastor kasi parang ramdam niya, parang pinipilit mo eh. Hindi naman kalooban ng Diyos na mag-abroad ka, gusto mo abroad kasi pera na sa utak mo. Pwede ka naman dito magtrabaho or something.
Mga palalaki yan, mga pababae yan. Pero maganda yan, yung mga single. Pero actually, lalo na pag may asawa na, sana hindi na. Anyway, anong gagawin mo na lang? Pipilitin mo ba yun? Hindi mo ipilit eh. Diba? Sabihin mo na lang, eh di ang Panginoon ang masunod. Diba? Kasi parang ganito lumalabas dito, parang nakikita nila, ano ba ito si Paul, di mo naman kailangan gawin yan. Kilala ka naman, nag-preach, may mga soul winner na din doon, madami yan, doon ang halos lahat ng apostol eh. Sa Jerusalem. Okay? So ito yung importante yung gusto kong makita natin. Wala tayong pilitan dito. Anong gagawin natin? Panalangin natin yung bawat isa. Kunwari, si, yan, si James, kuna mag-abroad. Anong gagawin mo doon? Doon, saan ka mag-abroad? Sa North Korea po. Ato ba? Napayagan ka ba ng tatay mo doon? Ang malaki sweldo. Isip ka muna, di ba? May kilala kami dito sa Arm Pack eh. Na-win ko yun eh. Umanggap sa Panginoon. Tatlo na anak. Medyo may itsura. Medyo lang. Mausisa ako, binesage ako. Nasa Japan na pala. Ang ginagawa mo dyan, kapatid? Yun, nag-Japayuki na. Napayo ako, wala na, doon na siya eh. Ang gagawin doon. Alam niyo ginagawa ng mga babae doon? Yan. Sino nangangarap na ganun? Gusto mo ba lang, Laika? Japayuki? Sayaw-sayaw ka sa mga ano? So, mga trabaho, mga young people, i-design niyo yung skilled ka. Pag skilled ka, kailangan ka ng kumpanya. Hindi ka nababastusin. Amen? Okay, so yun. Anong kalooban ng Diyos? Kunwari ito, may magpapaalam. Kunwari, Bastong, mapakasal na kami. Ilan taon na ba kayo? Diba, minsan, di mo ipigilan yan eh. Papayuhan mo at tigas ang ulo. So, nawa ang matupad yung kalooban ng Diyos. So, again, hindi tayo pipilitin. Kaso, yung iba sa atin, pag pinilit mo yung hindi kalooban ng Diyos, naintindihan niyo ba yung mga bata, will of God, kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos. Gusto mo, pero hindi gusto ng Diyos. Pwede yun eh. Kasi hindi ka naman Diyos. Yung ibang gusto ng Diyos, ayaw mo. Yung ibang ayaw mo, gusto ng Diyos. So, anong dapat mo sundin? Yung gusto mo, yung gusto ng Diyos. Kung gusto, kung matalino ka, di ba? Kasi ang Diyos, wala namang iisipin ba mga kasama sa'yo. Di ba? Wala. So, the will of the Lord be done. And after those days, we took up the carriage and went to Jerusalem. So, pumunta na nga sila. Ang maganda naman nakita ko dito, sino yung kasama niya? Yan, sina Luke, Silas. Sinamahan naman nila si Paul. So, another lesson doon is, ano, mga tunay na kaibigan, walang iwanan, di ba? Lalo ito, mga missionary ito eh. Kahit papano, may kasama ka, malakas din ang loob mo, di ba? Soul winning tayo eh, mag-isa ka. Ngihirap nun. Ang soul winning, mag-isa. By the way, gusto kong mag-soul winning dito ng gabi. Yan ang gusto, sino pwede sa inyo? Dito sa ano, gusto kong pisan sa daang bakal. Simula sa dulo hanggang dulo. Hindi, gusto na mga ano. Ang mga mabait yung mga tao. Masa ngayon, ang daming gawa eh. Lagi ako hinahanap. Sabihin nyo lang sa akin, chat nyo lang ako kung nahihiya kayo ngayon. Basta, samahan kita. Mga kahit isang oras lang yun, 1.5 hours. Ha? Igabi. Sulad ba yung mga lalaki? Oh, kain ka muna. Pag natuwa ako sa inyo, di kain tayo doon. Isaw. Maganda kung may bike kayo.
Eh, sa Ampak, naka-ano na tayo dun, naka-ilan na tayo dun. Mabalikan natin yung... Ilala mo ba si Mang Don Don? Hindi. Okay. They went with us also certain of the disciples of Caesarea. So may nakasama lang sila na dun sila nag-lodge. Okay. So again, importante yung salamat, pinapatuloy nyo kami. Sige na, Laika. Ang ganda pala ng bahay nila dun eh. Ganda ng tiles, oh. Mas maganda pa dito, eh. Pati wall, naka-tiles. Sangka pa. Parang CR, di ba? Hindi, pero maganda. Masalamat, pinapatuloy yung lingkod ng Diyos, di ba? Paano pagpunta ako sa inyo, hindi ako welcome. Sabi ko nga kay ano, eh. Kay Isa. Pala, kapatid pala ni James to. Si mama muna lang, di ko na share ni. Eh. Mama muna lang. Ano pa ang mama mo? Edeline o Ed? Edeline. 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 When we come to Jerusalem, the brethren receive us gladly. So, ganun yun. So, pag kapatid, masaya yan. Pag nakikita yung kapwa niya, kapatid. Amen? Hindi yung kinabibusitan. The day following, Paul went in with us unto James. Sino si James? Ako. Eh, James din dito. Hindi. Sikat yung James eh. So, I believe ito yung isang James na leader ng Jerusalem Church. Okay? And all the elders, mga pastor. So, may conference sila. And when they had saluted them, he declared particularly what things God had wrought among them, among the Gentiles, by his ministry. Naintindihan nyo ba yun? So, si Paul, ano siya? So, evangelist siya. Pupunta siya sa mga lugar, mag-preach siya. So, itong panahon kasi na to, yung mga Hudyo na banggit ko last time, palagay nila sila lang yung people of God eh, dati. Mayabang yung mga yan eh. So, kaya sinideclare ni Paul, yung mga hindi mga Hudyo, nakakinig na salita ng Diyos, naligtas. Amen? So, matutuwa yung mga yan kung ligtas din sila. Kaya dito, sabi dito, natuwa naman. So, ito po, ito yung time na yun nga, kumbaga, hindi yung churches ay na-establish pa lang. So ngayon, nakikita natin na yung Gentiles, Jews, wala nang pakialaman Diyos dyan. Kaya sa atin ngayon, sino ba yung mga magaling na Kristiyano? Balitaan ko lang yung Poland eh. Poland ba yon? Talagang pinagbawal yung abortion, tama ba? Yun ang tama. China eh, loko-loko nga yun eh. Oh, kasi nga wala silang Diyos sa China. Ha? Baka maka-China. Sino maka-China dito? Bawal ang Jesus doon. Bawal yung tunay na churches doon. Yung mga churches doon, mga kunwari lang. Puro fake. Pati yung mga produkto nila, puro fake, di ba? Gaya-gaya. Ganun kasi sila eh. Oh, may girlfriend daw doon na nirenta, di ba? So, and when they heard it, they glorified the Lord. Yan, yung mga tunay na lingkod ng Diyos, natutuwa sila pag nag-progress yung gawain ng Diyos. So, dito, pag may soul winning tayo, no, tuwa ba kayo? Pag wala, hindi naman mangyayari yun. Ay, umuulan, wala muna service. Yes! Naunang service. Pwede lang yung dati, bumagyo, di ba? Binaha tayo eh. Pero mga bagyo-bagyo, wala yan. They glorified God. Ibig sabihin, pinuri nila ang Diyos. Kasi nga, natutuwa sila, hindi lang sila yung punta sa langit, pati ibang tao. At, the more na maraming maligtas, ano, anong mangyayari? Kahit sa lipunan natin, magiging mas maayos siya. Katulad nga doon sa, hindi na nagkakamali, sa Poland daw. Sa atin dito, bawal pa naman yan sa Pilipinas. Pero pag marami na dito mga loko-loko, mga makinig,
Ano yun yung mga bata? Huwag niya kayong maingay. Ganun nila. So pag matitino yung mga tao, ba walang abortion, papatay ka pa ng bata? Sila ulo mo, di ba? Pero pag may mga place kasi mayaman na sila, yung mga kababaihan dun sa mga lugar na yan, sa Europe, sa Iceland daw, sa US, sa Japan, sa Korea, lalo sa Europe, pag nabuntis siya, pinapatay nila. Kaya mong gawin yon? So, pero loko-loko yan kasi karamihan sa kanila, bihira yung ligtas. Kasi walang mga maayos na churches. Susumpain kayo ng Diyos pag maraming ganun sa inyo. Amen? Kaya dapat natutuwa tayo pag maraming naliligtas. So, thou seest, brother, how many thousand of Jews that there which believe and they are all zealous of the law. So, ito na. So, hindi lang yung mga Gentiles na naliligtas, pati mga Hudyo din. So, praise the Lord talaga. Do yung ibang Hudyo, kalaban nila, yung iba, unti-unti, nananampalataya din kay Jesus. So, ganun po ang ating, ano, dapat mangyari sa atin. Mga Pilipino, mga Kristiyano naman yan eh. Kristiyano ba lahat mga Pilipino? Pag hindi ka ligtas, saan ka pupunta? Anak ka ba ng Diyos? Hindi. So ngayon kasi saan ginagawa? Basta may baptismal certificate ako, Kristiyano rin ako. Kahit yung kilala ko eh. Hinahanapan siya 80s, namatay. Hinahanap, anong religion ito? Saan ito ibuburol? Kasi mga 80s, hindi, tapo mo na lang sa kanal, di ba? Eh kaso pala, kahit pa paano, may baptismal pala sa isang, ano, kaya, katawa rin na ewan eh. So, sana hindi tayo ganun. Okay, so pag ang tunay na Kristiyano, ligtas. At hindi lang yun, pag sinabing they are all zealous of the law, talagang gusto nilang tuparin yung batas. Ngayon, ito yung pagkakaiba. Okay, yung Old Testament, hindi lahat siyang kailangan nating skip. Okay, may mga bagay dyan na hindi nila importante, hindi na nga dapat gawin. Kung natin, mag-offer ba ako ng sacrifice dito? Paipasok na yung ship dyan, papatayin ko na dito. Pupunta pa ba kayo dito? Pagkita nyo, pinigilitan ko dito yung ano. Kaya natin kailangan gawin yun, ha? So, I believe yung mga tunay na mananampalataya, ang batas na gusto nating sundin, yung batas na ng Panginoon. Amen? Yung mga hindi na kailangan yun. Hindi na natin gagawin. Ano yung mga batas ng Diyos? Huwag maingay. Batas yun ng... Hindi. Pero sabi rin sa Bible, may order dapat sa house of God. Okay? O di batas din yun. Huwag kayong magulo. Amen? Amen. Sa halip na nakakatuwa kayo, hindi kayo nakakatuwa. Salamat, andito si... Ito, nagkukulit na rin itong mga ito. Hindi ko alam kung... Tingnan nyo si Christine. Ganyan. Saka si Rachel. Yan. Nakikinig lang yan. Ngayon, kung may bata... Ano nyo lang? Para hindi kayo kalaban ng Diyos. Pumunta ka pa ng church. Kukulit ka lang. Yan. So, ito naman nangyari dito. So, nagkakwentuhan na. Gusto nyo ba kwentuhan? So, kaya this week lang, meron kaming pastor's meeting. Pagkatapos ng kwentuhan, hindi natatapos dun. Kailangan mag-uusap kayo ng mga bagay na importante. Mabira, mga pastor kayo, puno kayo. Kalokohan pag-uusapan nyo, di ba? Langit naman yun. O iba, kahit may ibang mga pastor, puro basketball pinag-uusapan. Boxing. Mabira, siguro, nag-asawa na ba kayo salita ng Diyos? Hindi naman. So, napansin nyo dito, after nila magkwentuhan, yung kwentuhan nila mismo is maayos, di ba? Ito yung mga naligtas, mga Gentiles. Praise the Lord! Mga Hudyo, naliligtas din. Praise the Lord. Hindi tayo natatapos doon.
Ano yung next? Kailangan pag-usapan din natin yung mga bagay na dapat pag-usapan. So, sa case nito, si Paul. Huy, Paul. Ilaala ka. Ano ka daw eh? Dati kang loko-loko eh. Tsaka maraming mga Hudyo dito, mga Kristiyanong Hudyo na, galit sa'yo. Ang sabi dito kasi, baka hindi, ang sinasabi mo, iwanan namin si Moses. Huwag na natin sundin yung batas. Dapat pa tayo sumunod kay Moses? Ah, depende. So may mga sinabi nga si Moses, Old Testament, na hindi na natin kailangan. Pero yung mga kailangan natin, huwag kang magnaka, huwag kang pampatay, maging, maging masipag, okay? Mag-offer sa Panginoon. Maraming sinabi si Moses eh. Yung mga maayos, susundan natin yon. Pero ang bintang kay Paul, ha? Ito yung sabi sa mga bata, kaya ikaw, huwag kang, minsan ha, hanggat maiiwasan mo, huwag yung nang-aaway ka ng sino-sino. Kaya pag nagtanim ng sama ng loob sa'yo, ano nang gagawin sa'yo? Ngayon, kung inaway ka dahil sa pagiging tapat mo sa Diyos, okay yun. Wala kang pagsisihan doon. Pero kung mayabang ka lang for the sake of yabang, mahirap yun. So yun ang nakikita ko kasi Paul dito, talagang matindi siya dati. Kaya ang dami magali sa kanya yun. Kaya ang ginawa sa kanya, eh Paul, dapat patunayan mo na ano, hindi natin forsake si Moses. Ito yung sinasabi ko dito, actually compromise ni Paul to. Okay? Alam lang sinasabi natin, pinag-aaral natin, kahit mga lingkod ng Diyos, may mga hindi pa rin perfecto yan. So mali si Paul dito na, bakit siya magko-compromise? Pag sinabing compromise, alam nyo ba yung compromise? Ano yung compromise? Importanteng word yan sa church. Hindi lagi masama. Pag sinabing compromise, kunwari, ano ba? Sige, pupunta ako sa church, pero dadaling ko yung laruan ko. O kaya alam nyo na yung tama. Ano sabi ko? Pag pupunta sa church, maayos ang damit, di ba? Eh, tinatamad akong maligo eh. Tinatamad akong magsulot ng maayos. Di ba? O sige, pupunta ako sa church, pero okay na to kahit anong suot ko. Compromise yun. Again, sinasabi ko sa inyo, welcome kayo dito. Hindi natin titingnan yung damit nyo. Pero mas maganda, maganda yung suot mo, di ba? Sa mga babae, ano yung mga bawal? Maikli. Maikli. Lalaki, ano? Ganun din. Lalo na. Mas pangit tingnan sa lalaki yung maikli yung suot, di ba? Ay, mga bading eh. Maganda pantalon, ha? Maganda pantalon. Nakakatamad eh. Yan sinasabi natin compromise. Kinompromise mo yung ayos ng itsura mo. Ngayon, mababaw pa yan. Okay? So, kaya yung mga hindi natin kinocompromise, katulad nung lagi sinasabi siya, mga bakla, bawal dito, di ba? Ay, pupunta ako sa church, dapat kasama ko to. Eh, si pastor, kunwari mayaman. Si pastor, ay, mayaman yung bakla. Sige na nga, punta ka na dito. Compromise ang tawag doon. Para lang maintindihan nyo, ha? Alam mong mali, pero, alam mo na, may gusto ka doon, eh. I mean, may gusto kong ma-achieve. Gagawin mo, compromise ka. Okay, ano pang magandang example? Sa trabaho. Yung nag-pray ka ngayon, ano kayong magandang trabaho? Naku, laki na sweldo sa ano, kasino. Diba? Ang conviction natin, masamang magsugal. Okay? Eh, pastor, malaki yung sweldo eh. Hindi magta-tights na lang ako. Bibigay ako sa church. O, sige, okay yan, kapatid. Pwede ba yun? Tama ba yun? Yan yung tawag na compromise. Entendin nyo na compromise? Nagsasalubong kayo sa gitna. Again, hindi lahat ng compromise hindi maganda. Kasi iba, talagang katulad niyan. Iba maingay dito. Ayoko na maingay dito. Kahit gusto ko talagang ano, pag may nalaglag na pin dyan, maririnig natin, sobrang tahimik natin. Hindi naman tayo ganun, di ba? So, yung ibang bagay, tinotolerate natin, pero yung iba, hindi. So, sa case ni Paul, ano yung compromise niya dito? Ang compromise niya, alam niya naman,
Siya nga yung nagsulat ng Book of Romans eh. Na hindi na kailangan to, hindi na kailangan to. Tapos ngayon, anong gagawin niya? Tingnan nyo dito. So, ang bintang sa kanya is, hindi ka na lumalakad according to Moses, katulad ng mga Hudyo. Ang bintang sa kanya. Kaya sabi dito, what is it therefore that the multitude must needs come together, for they will hear that thou art come. So, maraming galit sa'yo, anong gagawin natin? Kakagulo tayo. So, sabi sa kanya, do this therefore. We say unto thee, we have four men which have a vow on them. So, meron silang mga Hudyo doon na kasama na, again, hindi natin kailangan as mga Kristiyano, hindi natin kailangan gawin yun. Okay? Yung mga pagpapakalbo, papalong hair, meron silang ganun kasi dati. Meron ganun sila. Ngayon, wala nang kwenta sa atin yun. Dahil itong mga Hudyo ay malapit sa ganung mga tradisyon, sabi nila kay Paul, oh Paul, gawin mo lang to. Para tanggapin ka nung mga ibang galit sa'yo. Gagawin mo ba yun? Gagawa ka ba isang bagay na mali para tanggapin ka ng tao? Hindi dapat. Dapat ganun. Dapat ganun. O, i-apply natin sa inyo, mga bata. Ano ba yung ginakunwari? Si... Ayan, kayo mga... Ano? Tagay-tagay. Hoy! Kakapatid tayo, dapat lahat tatagay. Pastor, isa lang naman eh. Ano gusto mo kayo, pastor, ha? Isa lang naman. Maya-maya, kung naka-isa na, o, isa pa! Yeah, ganyan ang compromise. Pag nag-compromise ka ng isa, madali na mag-compromise ulit. Diba? Kaya, iwasan natin yung dinatang compromise. So, ganun ang ginawa. Hindi yung municipal, ha? Pero, hindi niya kailangan gawin yon, pero, nakisaw-saw siya. Alam yung term na yun, diba? Nakisaw-saw. May ilang minutes na ako, Nathan. Diyan. Sige, tapusin na natin. So kaya sabi dito, sinabihan siya, yung mga purification na yan, hindi na kailangan niya. Kung ligtas ka na, malinis ka na sa harap ng Diyos, di ba? Ba't mo kailangan pakita na, linisin mo yung katawan mo, yung mga vow-vow ka ba dyan? Pero ginawa ni Paul yun, pakikisama. Ganyan yung mga tao minsan eh, mga layo, mga people. Ayoko ng alak, sabi sa Bible, mga lokolo, mga tanga yung mga umiinom eh. Nasabi sa Bible, hindi nyo alam yun? Ay, nasabi. Basahin nga natin, mga may tinatamaan eh. Ah. Ito yung sabi. Wine is a mocker, o yung alak daw, ay manloloko. Alam niyo yung mocker? Alam niyo yung mocker? Hindi lang manloloko, yung ginagaya ka, di ba? Sino na asal dito pag kunwari ako, nag-preach ako, ganyan. Tapos gagayahin niyo ako, di ba? Ano, tuwa ba ako nun? Yun ang mga mocker eh. O, ginagaya ka, pero hindi ka hinahangaan. Ginagaya ka lang. Kunwari, nag... Ay, si Kuya Stephen, ganito mag... Ganyan eh. Si Kuya James, ganyan eh. Yung alak, ganun daw. Para kang ginagawang tanga niyan. Sabi dito eh. Strong drink is raging. Pag sinabing raging, gusto niyo ba ng mainag-mainag? Gusto niyo ba yun? Gusto may kasama kayo laging galit? So, ganyan daw yung alak. Eh sabi dito, whosoever is deceived thereby is not wise. Pag sinabing not wise, kabaligtaran ng wise, ano yun? Oh, syonga-syonga yun. Okay. Nakita ko lang sa inyo kasi... So, kaya yan. Matay-matay. Sa compromise, oh. Bakit ka uminom? Kasi sinabi, kasi para tanggapin ka. Para, oh, lalaki kami. Hindi lahat ng lalaki umiinom. Eh, pastor, di na umiinom. Dati, nakainom din ako, pero... Naisip kong pait-pait nito, bakit ko inom? Una. Pangalawa, may hilo ka. Pangatlo, may mga long-term effects sa utak yan.
Ba't kayo inom? Hindi mo alam ginagawa mo. Magiging masaya ba yung asawa mo pag uwi mo? Susuka-suka ka dyan. Ako. Nakakadiri yan. Dali, nasan tayo kanina? Okay, so magpatuloy na natin to next time. Pero natapos lang tayo dito sa compromise ni Paul na huwag tayong mag-compromise. Amen? Pag masama, masama. Umiiwas ka na dun. Eh, gusto ko ng kaibigan eh. Magkakaroon ka rin ng kaibigan, yung matitino. Medyo konti yan, pero meron yan. Amen? So, pagpatuloy natin to next week. Ay, natututo ba kayo? Okay, so sana mas maganda lagi kayo dito, lalo mag Sunday morning. Importante Sunday morning. Tapos mag-ano ba kayo? Memory verse. Hindi na kayo bata. Nahihilo na nga ako dito eh. Sige. Let's pray. Maraming salamat sa abong ipilor. We pray na natutuloy kami sa buhay ni Paul. Na maraming pagkakataon na siya po ay ginamit nyo. Maayos siyang lingkod nyo, Panginoon. Pero nakita namin this point, Panginoon, mayroon hindi siya compromise. Malaman namin na kami po ay hindi dapat mag-compromise. Next week, itutuloy namin to. But we pray na makita namin kayo lang ang perfecto. Therefore, kayo po ang namin susundin. Pag nakita namin, namin mga kasama, even namin mga leader, Panginoon, nagko-compromise, di kami gagaya sa kanila. Panginoon, so we pray na may pumag-alaga sa bawat mga bawat isa pa kayo sa amin. Malalati, in Jesus' name we pray.